Parang engineering, no? Parang meticuloso siya, pero mabilis. You said sa setup na natatagalan. Pero mabilis siya. Pero parang madami siyang shots. Pero mabilis. Hindi ko alam eh. Alam mo yung may mga director na matagal talaga. Kasi nga, sobrang meticuloso. Tapos matagal din yung proseso niya. Si Derek naman, kung nakuha na niya, that's it. Okay na. Siya ang maganda kay Derek, very open siya sa opinion namin. Yeah. Parang nakikinig siya, parang, oh, may gusto ba kayo malang ilagdag dito? Ikaw, Alex, pagka nangyari ba siya ito, ganito ba yung, ano bang mabibig mo, ano bang sasabihin mo? So talagang, you know, I mean, pinapakinggan niya talaga yung side na. Yeah, sige, batin lang ako. Sobrang swerte ako na sa rehearsal pa nakita ko na kung hindi gusto kong i-perfect yung isang bagay, I got a cast who were meticulous and equally perfectionist. So parang nag-akma kami kasi like sabi niya, set up time. But that's for the cinematography. Kagagaling ko lang sa grading at nakita ko na tama, at bigyan ng tamang panahon yung grading. As much as I'm also an actor's director and kung kailangan ulitin, kung kailangan may i-repair, I want that because I want the actors to feel that they were given all the chances to create the character. Kasi yun yung dumidikit sa audience. Yun yung naalala nila, yung nuances. And ayaw ko sana i-reveal, pero we shot it in 14 days. But come and watch the film and tell me if it looks. It looks like we shot it in 14 days. Yun siguro yung context ng sinasabi mong mabilis. Kasi we shoot more than 10 to 12 sequences a day. And that's unheard of in mainstream. Usually mainstream, maximum 6 sequences. But we're sort of playing with the, ano na, alien gung-ho, kasi gusto namin yung storya, pinaglaban namin na makunan yung Benguet, yung farm, coffee farm scenes, where it's really shot, because, and thanks to Riga, they trusted the film, na, and it made the film real, kasi sa akin yun eh, yung panlaban mo sa special effects, di ba, yung mga pelikula natin, dapat din, ano, totoo, at mapuso, di ba, so, feeling ko the actors, nagulat ako na sa reversal ko lang nakita ko na yung chemistry nila, pero mas bumilib ako sa set kasi madalas pag mga 2 AM na lalapit na ako tapos sabihan ko si Alex na kaya ba? Kasi ayaw kong i-give up yung shots, ayaw kong i-give up yung time kasi nandun na sila eh, at committed talaga sila, so I think it, kahit sila Laura would attest to the commitment of the early cast and nakakahawa yung generosity of spirit nila pagdating sa acting. So parang the more ka naengganyo magtrabaho, di ba? So thanks to them. May question din po ko dito sa dalawang ladies na magkabilang dulo. Can you please tell us about your role dito sa movie? Ako po dito si Liz po. Kapatid po kami kayo sa Puerto. Ayun. Anong klase yung younger sister? Ako kasi, nakarelate po ko dito sa role ko kasi ako po yung youngest sa aming magkapatid. Pero, wala akong brother. Pero nung first po, natakot ako kay Joseph kasi parang, anong tawag doon? Hindi siya namamansin. Hello? Kasi yung pala, nung nasa Cebu kami, sabi po niya sa akin na akala daw pala niya, ano po, foreigner. So, ay, niya, natakot daw siya kasi baka, ano po, English speaking. So, baka daw kumano sa English. Pero yun, nung ano naman, nagkasundo naman po kami agad. Yes, day 2 yung shoot ko. That was our day 2. When you were in the pizza place. Yeah. Mabilis nila. Ayan, ako naman dito si Christine, ang pinsa ni Rocky, ang taga-advise sa kanya at taga-sampal kapag nga, hindi nga ako makarelate. Pero nakakarelate ako direct, hinihingan din naman ako ng advice sa mga friends. So, parang may credibility sa relationship, no? Diba? Bakit siya sa'yo nangingin ng advice? Ah, kasi, Marami na experience. Sa movie. Sa movie. Kaya challenging din yung role kung anong advice ang maibibigay kahit hindi ka nakaka-relate. Thank you. Okay, so may question for Kuya Ed. Hello, I'm Ted Claudio was at that TH. Tanong ko lang, one of the memorable thing ng movie is about making rules and breaking it and making an exception, di ba? So, I just want to ask the girls. So, when do you think is
in the right time to break the rule and make an exception. Let's start with Alor. Okay. Most experienced. You are the least experienced. We predict about you. Parang binay ko ata lahat. Lahat may exemption. Kaya feeling ko, makakapagbigay ka ng exemption kapag talagang mahal mo yung tao. Tsaka, sabi nga nila, you choose your battles. Wow! Ano ang ibig sabihin nyo? Mag-choose ka ng battles. Hindi ako. May battle ah. Oo, may battle ah. Yeah. Hindi ako kasi, wala pa akong NDSB pa ako. No boyfriend since birth. Puro love story ko, puro unrequited love. Ganun. Sabi nila, wag daw ikaw ang mag-chase sa lalaki. Pero ginawa ko din naman. So, hindi mo na rule. Ako ang naghabol. Pero hindi talaga, hindi siya naghabol pabalik. Ayun. So hindi pa rule yung dapat mong break karma, kailangan mong break. Curse. Ano ba mga binaray kong rules? Kasi may mga binibreak akong rules, tapos kung binaray ko sila, marirealize ko na dapat hindi ko talaga sila binibreak in the first place. So matututo ka, and then the next time, parang may darating, tapos may isa ka namang rule na ibe-break kasi ayaw mo namang itong rule na to, talaga unbreakable na ito. Tapos same din ganun. So for me, I think, yung taong para sa'yo will not let you break the rules, diba? Parang actually will help you make the rules for you to protect yourself. Kasi nandun siya to protect you and love you. Diba? Sample. Kaya wala eh. Wala tumutulong ng rules. Kasi mami pinti lang at tumutulong. Ganda na. Naka-inspire naman. Yun, siguro po ganun din. Kasi wala pa naman, hindi ko naman alam. Wala pa rin. Ano, siguro po, yung tamang tao na dadating para sa'yo, minsan kasi tama tayo, di ba? Parang, yun, lalo na po sa generation namin, ang dami, sa mga advice ng friends ko, ang daming tanga sa love. So, pero sana hindi naman ako ganun. Ano po, siguro yung tamang tao, na hindi naman kasi hindi natin masasabi kung kailan siya dadating. So, kailangan lang din ng feeling of discipline sa sarili, ganyan. At saka, love yourself more. Yun lang po talaga yung lagi kong advice sa sarili ko. Dapat magtira mo para sa sarili mo kasi kapag binigay mo lahat, and you know what guys, actually, na-invite ko yan ang pagiging kuya o kaya ano. Kasi bina-advise ko siya when it comes to her, sabi ko, huwag magpapaloko sa mga lalaki, huwag magpapabola. Kasi sinabi niya sa akin, never pa rin siya nagka-boyfriend and ayaw ko nang makita, you know, masaktan siya. Tsaka, very advanced siya mag-isip eh. Parang nung nakausap ko siya, parang ang mature naman ito mag-isip ko sinabi yung career niya, yung family niya, kaya naman nakakatawa. Kaya once again, Hi, good afternoon. I'm Nicole from Chubby's Chat. For Direk, what will people expect from this movie? Given na, kasi diba dun sa trailer, parang may mga hubot-hubot na yung speed sa atin. Meron ba? Parang ano diba, parang gusto kasi ngayon yung mga ganun. Parang siya magiging different from yung ibang mga movies or yung mga quotable quotes na nakikita ng mga tao eh. Actually, madaling sabihin na iba yung movie kasi iba naman yung characterization, iba yung sitwasyon, di ba? Pero actually, ang gusto kong isipin natin is actually maraming magandang na idulot yung pag-research ng rom-com, di ba? Kumbaga, mas natetest natin yung formidability, for example, ng casting. Na kumbaga, hindi lang sila basta nagpa-cute. May napagdama sila, may napaisip sila sa audience. Ako, kung tatanungin mo ako personally, gusto ko yung mga eksena na simple, katulad na sabi nila. Pero nakita mo yung ganda ng characterization, nakita mo yung ganda ng storya. So parang, kasi pag puma-punchline ka lang, alam mo na pwede mo nang gawin ngayon eh, di ba?